So, ayun guys, good morning and welcome back din sa aking YouTube channel. And for today's video is nandito ako sa Marikina ngayon dahil kakauwi ko lang dahil galing akong duty sa Pasig. So, day 3 ko doon, nag-borrow ako doon. So, ikukwento ko lang yung ko doon, about experience ko doon. So, GY shift ako doon, 8 p.m., 5 a.m. yung uwi ko. So, GY shift. So, well, masaya naman dahil yung asama ko is okay naman din. Then, may kusa kami parehas. Kahit first time lang namin nag-meet and 3 days na kami magkasama sa duty. So, ayun na, masaya. Then, nandito ako sa Marikina, nagpapayin na lang. So, kumakain ako ng umagaan. Ewan ko, anong tawag ba dito? Ito. 3,420 pesos siya din palitaw. So, ayan, nandito lang ako. Tumambay lang ako saglit dahil kakain ako bago ako umuwi sa bahay. Kasi wala akong duty mamaya. Then, ayun, sa mga nagtatanong kung pwede ba part-time sa Jollibee. Yes, pwede po mag-part-time sa Jollibee. Then, paano nga ba mag-part-time? Anong gusto niyo bang part-time? Yung hindi araw-araw may pasok? Or parang part-time na 4 hours, 8 hours? Walang ganun kasi sa panahon yun eh. Ang pinakamababang oras ngayon is 7 hours, then 8 hours. So, kung gusto niya naman is, hindi everyday pasok nyo, kailangan extra ka ng Jollibee para madali kang ma-hire. Like, katulad ko, ako, nagbabarrowed status na lang ako. Kung saan yung kailangan ng store, nandun ako. So, after duty ko, binabayaran na ako agad. Makukuha ako ng agad na sahod ko. Then, ang bayad sa akin ngayon, ng sa akin, nagkuha sa akin, 595 plus night differential. So, pumapatak na 648 hours yung bayad sa akin. So, malaki na rin. Then, hindi naman din masyadong nakakapagod. Like, pag umagang duty, sobrang daming tao. Pag gabi kasi, wala naman masyadong tao kasi linis-linis lang kayo, di ba? So, wait lang, kakain lang. So, ayun, masaya naman ako. Dahil nakaka-borrowed ako sa iba't ibang store. Then, nagkakaroon ako ng mga bagong kakilala doon. So, masaya. Masaya siya kung ex-crew ka kasi marami ka ng experience. Then, kailangan, pag nag-apply ka sa isang fast food, pag-aralan mo lahat. Tip ko lang sa inyo, pag gusto nyo matuto, hindi na kailangan palagi kayo yung tinuturuan. Kailangan, madalas din kayo yung magtanong kung ano yung mga gusto nyo matutunan. Kasi, the way na magtatanong kayo, dun kayo mas mabilis matututo. So, ayan, kung makikita nyo, nandito ako sa Marikina. Ayan. Nasa Marikina ako. Ayan, dito ako nakatambay ngayon. Kaya may bago pala sila dito. Ayan, may bentahan dyan ng mga sapatos. Dahil ang Marikina, sapatos nga naman, di ba? So, ayun, well lang. Sa mga nagtatanong about sa vlog ko, kung may mga tanong kayo kung paano makapag-apply, pwede kayo mag-comment sa dito sa YouTube ko. Then, huwag nyo rin mahiyang magtanong sa social media ko like Facebook, Instagram, TikTok, or kahit saan ako may social media na. Alam nyo ako yun na legit. Then, tip ko lang sa inyo pa mag-apply kayo sa fast food. Ang legit na apply nyo is walang bayad, walang hingin, kahit piso sa inyo. Ang gagastusin nyo lang is yung mga requirements nyo. Ang tip ko lang sa inyo, yung mga government requirements like SSCB, PhilHealth. Wala pong bayad yan. Ang may bayad lang is yung medical nyo. Dahil magpapamedical kayo sa mga private na parang private na basta clinic ganun. Doon kayo magpapamedical. Then, ayun, tip ko lang sa inyo, yung bayad ko sa medical nasa 300 plus. Then, kukuha kasi kayo ng mayor's and health permit kung saan kayong lugar naka-assign. Limbawa, sa Marikina ako naka-assign. Sa Marikina ako kuha ng mayor's and health permit. So, ayun, nagbabayad ako ng 300. Then, huwag mong kakalimutan yung medical mo. So, ayan, nandito ako ngayon. Medyo maya-maya uwi na ako kasi malilobot na rin ako. So, ayan, masaya lang ako ngayon kasi last day ko na naman sa bago kong store na binabaruan. Sana naman kaya ko niyan in other day, di ba? So, masaya naman. So, ang bayad sa akin is ang bayad sa akin ng agency,
595 last night differential. So, pumapatak na 630 pesos ang 8 hours ko sa akin. So, ang ano ko naman, ang station ko naman is counter. All around service kasi ako. So, alam ko naman lahat. Sa kitchen lang daw madalas kasi ayoko masyado sa kitchen. Kasi ayoko yung masyadong hugasin, di ba? Maraming kaldero, mga ganyan. So, sa service talaga ako, doon ako masaya. Dahil, and doon na rin ako siya nasanay sa mga customers. Sanay ako sa mga, okay, pag-usap sa customer, pero mahihain ako talaga in person. So, ayun lang, kung may mga tanong kayo about kung paano mag-apply, then yung mga requirements, tanong lang kayo sa akin, comment lang kayo, and na-replyan ko kayo pag hindi ako busy. Then, sa tingin ko naman, na-replyan ko naman lahat sa YouTube ko. And then, huwag niyong kakalimutan mag-like, comment, subscribe to my YouTube channel para updated kayo sa mga videos ko. At yun lang. Then, sa may nagtatanong kung may bayad daw ba yung uniform, pag company-owned kasi yung store na in-applyan mo, wala pong bayad, libre po yan. Pero pag franchise, kinakaltas po sa sahod nyo. Pero magiging free naman po yan after 9 months. Based lang po yan sa experience ko ah. So, hindi ko lang alam yung patakaran sa iba't ibang store. Kasi iba't iba yung may-ari ng store, hindi lang isa. Mga franchise na lang. So, ayun lang. For today's video, yun lang yung topic ko ngayon. Dahil kakain ako din, may uwi na ako. So, yun lang. Thank you sa panonood. Bye-bye. Paalam. Mayor Mercy pa rin yung mayor dito sa Marikina. So, ayun. Naglalakad ako. Papunta ako Marikina River. Doon muna. Ngayon, hindi katulad ng dalawang araw na ano, kasi may klase ako noon eh. So ngayon hindi ako masyado inaantok. Pero mamaya pa naman yung klase ko alas 5. So lakad muna ako. So ayan guys, naglalakad pa rin ako. Ayan guys, still lakad pa rin ako hanggang makarating ako sa Marikina River. Dahil dun nga ako tatambay. So ayan, ang ganda ng Marikina guys. Malinis. Dahil yan kay Mayor Marcy Tidoro. Ayan, malinis yung Marikina. So ayun guys, nandito na ako, papunta na ako sa Marikina River. Then wala yatang masyadong tao. So dito muna ako tatambay since di pa naman ako masyado inaantok. And 5 a.m. yung out ko kanina dun sa work. Kung mag-isa ka lang naman gagala, masaya rin naman ditong gumala basta may pera ka, diba? So hindi masyadong enjoy pag wala kang pera kasi baka makaranas ka ng gutom. Then ganyan. Kung gagala ka dito, kahit mag-isa ka, okay lang. Basta may pera. Masaya na yun. So, ayan guys. Naglalakad pa rin ako dito sa Marikina. Ayan, yung Marikina. Yung bagyong undo, hindi na yan nakita. Lumubog yung statue na yan. So, tingnan mo, di ba sobrang tangkad. Tapos lumubog pala yan sa buha. So ayun guys, dito ko natatapusin yung video ko. Dahil pauwi na ako. And palobat na rin. So ayun lang guys, bye bye. And sana nag-enjoy kayo sa videos ko. Salamat. Bye bye.